guys! Welcome back to my YouTube channel. And May on Vlogs is back again for another video. So, sa video na to ay i-share ko sa inyo ang aking top 5 matcha milky favorites. If you're a matcha lover or curious ka rin sa lasa ng matcha o kaya naman, you're giving matcha a chance para i-prove sa'yo na masarap siya, just keep on watching this video. But before anything else, don't forget to subscribe on my YouTube channel and hit that notification bell para every time na mag-upload ako ng video ay ma-update ka. So for today's video ay pag-uusapan natin isa sa mga flavor na halos inaayawan ng mga tao. Ewan ko, pero para sa akin, masarap siya. Maraming nagsasabi na lasa siyang malansa, lasa siyang gamo, sabi nila mapait nga raw. Pero para sa akin, meron siyang distinct na taste na hinahanap-hanap ko. Hindi masyadong matatagpuan sa ibang flavors ng milk tea. Yung outfit natin today is color green, hindi sa kadahilan ng favorite ko si color green, pero dahil ang pag-uusapan natin ngayon is something color green. Wow. And every time na nakakita ko ng green, siya yung naalala ko. Ayan. So, si matcha! Yung matcha milk tea or anything na matcha, alam ko maraming tao yung may hindi gusto yung lasa ni matcha, pero para sa akin, naging isa siya sa pinaka-favorite kong flavor ng milk tea. Si matcha kasi is galing siya from green tea leaves. Yun nga lang, si matcha ay grounded powder of green tea leaves. Maano siya sa processing and medyo nag-iba na yung lasa niya. Alam mo yung kokwa na para siyang merong may pagka-creamy siya. Parang meron siyang malt na hindi mo ma-explain yung lasa. Pero kapag nakainom ka ng matcha or matcha milk, naiiwan siya sa bibig mo and iba yung creaminess na na-experience ko every time na umiinom ako ng matcha. So yun yung nagustuhan ko sa kanya. Kaya pala ganun yung lasa niya dahil nga nakabase siya kung paano pinproses yung green tea leaves to become grounded powder. So guys, disclaimer lang, hindi po ako matcha expert and pwedeng masarap siya para sa akin and para sa inyo, hindi siya masarap. Lalo na matcha itong pinag-uusapan natin. So without further ado, my top 5 favorite matcha milk tea brands. So number 5 on my list is si Tiger Sugar. Yes! Merong matcha milk tea si Tiger Sugar. Karamihan sa atin, alam lang natin na merong brown sugar milk tea si Tiger Sugar, which is sikat nga siya dahil doon. And there's this one time na nag-try ako ng matcha flavor nila actually. Ito yung totoong pangalan ng flavor. Medyo mahaba siya. Kaya siya number 5 sa list ko dahil isang beses ko pa lang siya na-try, which is yung brunch twist sa BGC. Pero nasarapan ako sa kanya. Hindi siya yung sobrang tapang na milk tea ng matcha. Pero, malalasaan mo yung matcha. Hindi lang puro fresh milk. Actually, kay Tiger Sugar kasi, medyo nakulangan ako sa pagkalasa ng tea. Pero, na-appreciate ko yung okay yung lasa ng matcha and okay din yung lasa ng milk. Maganda yung combination nila. Okay din yung combination ng pearls nila, which is, alam naman natin na yung pearls nila, matamis din and very chewy. Sobrang labot ng pearls nila na nagustuhan ko rin naman. And okay yung combination nila. At first, tinry ko lang siya kasi nga, nagsawa na rin ako sa brown sugar milk ni Tiger Sugar. Kasi kahit magkakaiba yung pangalan ng milk tea is parang halos magkakaparehas lang yung lasa. So, nagulat ako nung merong matcha. In-order ko talaga siya. Nung natikman ko, okay naman yung lasa niya. So, kaya siya nasa number 5 dahil hindi ko pa naman masyado subok yung ibang branches. Pero, binibigyan ko siya ng chance. Nilagay ko muna siya sa top 5. Itatry ko siya next time if given a chance. Sana hindi pa nagbabago yung lasa ng matcha milk tea ni Tiger Sugar. Inalagay ko na lang din dito yung price ng matcha milk. I think pwede mo siyang itry para mas matikman mo yung lasa ni matcha ng mild level and milky siya. So, recommended ko rin yan. Number 4 on my list is si OG Matcha Fresh Milk Tea from Matcha Tea Lounge. Ayan. Piling ko, hindi lahat ng tao may alam dyan and yung mga nakatira lang around Tondo or siguro to be specific sa may Don Bosco nakatira yung nakaalam ng milk tea store na yan. Actually, hindi pa siya masyado sikat. Hindi ko alam kung may iba na ba siyang franchise. Pero para sa akin, nung una ko natikman yung matcha milk tea nila, sobrang sarap. Actually, meron pa akong ibang recommended guys, pero yung top 5 nga lang talaga yung gusto kong i-recommend dahil nga okay yung panlasa niya. It's just that hindi sila masyado consistent. Kaya number 4 din sa akin. So, eto siya guys. Ayan. Kung makikita niyo yung packaging, very normal lang naman yung packaging niya.
Actually guys, ito lang yung matcha milk tea na may papakita ko sa inyo ng actual ngayon dito sa video na to. At ayan siya. Si Uzi Matcha Fresh Milk Tea from Maisha Tea Lounge. Ayan, kung makikita nyo, bawas na siya. Ininuman ko na siya. Meron din siyang pearls. Okay din yung pearls niya. And kung mapapansin nyo, yung usual na cup lang and pati yung takip. Pero yung quality ng milk tea sa loob, guys, masarap. It's just that, ito large size na to. Meron silang regular size. So, yung regular size ng matcha milk tea ni Maisha ay 475 pesos. And yung large size, which is itong makikita nyo, siya ay nagkakahalagang 85 pesos. So, para sa akin, sulit na siya, lalo na mahal yung flavor ni matcha. Isa ito sa mga tagong matcha milk tea na makikita lang natin sa mga hindi masyado sikat na milk tea stores. Pero, para sa akin, masarap siya. Yung quality niya talaga, sobrang sarap. Para sa akin, yung lasa niya is yung third grade na matcha. Sobrang creamy and milky, hindi sobrang tamis, and lasang-lasa mo si matcha. Actually, meron siyang kalasa, which is yung number one ko na malalaman nyo maya-maya. Yung number one ko kasi meron siyang ingredient na ito, wala. Pero, bilib ako dito kasi kahit wala siya ng ingredient na yun, is magkalasa talaga sila. Nagbasa na lang ako sa ingredient, and guys, medyo na-disappoint lang ako kasi nung one time na nakainom ako ng ganito, which is yung regular size, medyo hindi same yung lasa niya compared pag bibili ka ng large size. Hindi lang masyado consistent, kaya nilagay ko siya sa number 4 muna. Pero para sa akin guys, very recommended to dahil sobrang creamy niya. Masarap talaga yung OG matcha. Kita niyo yung kulay niya. Sobrang sarap ng combination and hindi nawala yung lasa ni matcha. Isa pang matcha milk tea na gusto ko is from Happy Lemon. Si Matcha RSC Milk Tea ay isa rin sa mga favorite ko dahil masarap yung combination ni matcha kay RSC. Wow. Sinabi ko nga rin sa previous vlog ko na sobrang gusto ko yung rock salt cheese ni Happy Lemon dahil malalasahan mo talaga yung creaminess niya and okay yung combination niya sa milk tea nila. And para sa akin, isa sa mga okay na combination niya is with matcha. Hindi rin nawala yung lasa ni matcha. Mild lang din siya, creamy, and okay yung combination nila ni rock salt cheese. Sobrang okay. And masarap din yung pearls ni Happy Lemon. Parang sa tiger sugar, so okay na okay siya sa akin. Hindi masyado na overpower ng pagiging milky and creaminess ni rock salt cheese yung lasa ng matcha. So overall, nagustuhan ko talaga siya. Kaya siya number 3 dahil medyo dipid kasi minsan yung rock salt cheese. Mas ma-appreciate mo kasi talaga yung flavor nila kapag pinaghalo mo na yung rock salt cheese and then yung matcha milk tea. Number 2 on my list is si Cream Lemon Matcha from Dakasi. Si Dakasi, nabanggit ko na rin siya sa previous vlog ko na top 5 favorite milk tea brands. Yung Cream Lemon Matcha ni Dakasi, sobrang mild nito. Hindi mo masyado malalasahan yung pagiging creaminess or milkiness. Pero ang mild lang ng lasa ni matcha and hinaluan siya ng lemon. Very, very light lang yung lasa ni lemon and hindi siya ma-overpower. Kasi pag narinig mo yung flavor, feeling mo maasim siya. Nope. Pero para sa akin guys, isa siya sa masarap na lasa ni matcha. Marirecommend ko siya sa inyo guys, lalo na si Cream Lemon Matcha, meron din kasi siyang cream cheese. Okay na okay yung lasa talaga ng cream cheese ni Dakasi. Kagaya nga ng sinabi ko last time, number one cream cheese para sa akin si Dakasi dahil hindi lang siya creamy, hindi lang siya sweet, salty rin siya. So, 3-in-1 yung lasa nung kay Dakasi. And hindi nila tinitipid yung paglagay ng cream cheese. Nagustuhan ko rin yung combination ng lemon matcha milk tea dun sa cream cheese. Masarap din talaga kapag hinalo mo na, very light and alam mo na fresh yung ingredient. Kay Dakasi ako, nagsimulang maka-appreciate nung matcha milk tea dahil nga sobrang light lang nung lasa ni matcha pero hindi matabang yung lasa ni matcha. Hindi puro creaminess pero lasang-lasa mo pa rin yung matcha, hindi nga lang sobrang tapang. Hindi pinilit na lasang matcha unlike sa mga ibang masabi lang na nagbebenta sila ng matcha or hindi mumurahing powder lang ng matcha yung ginamit nila and talagang pinaglaruan nila yung flavors ng ingredients. And number 1 on my top 5 favorite matcha milk teas is cream cheese Uzi Matcha from Macau Imperial Tea. Ayan, si Macau ay defending champion from favorite milk tea brands to matcha milk tea. Ang nagustuhan ko naman kay cream cheese Uzi Matcha is yun yung sinabi ko kanina na kalasa niya yung Uzi Matcha ni Maisha Tea Lounge. Halos magkalasa sila. It's just that yung texture din talaga ng milk tea kapag hinaluan ng cream cheese. Yung consistency ng milk tea, yung pagiging malapot niya and kapag ininom mo siya, sobrang
heaven talaga pag ininom ko. Actually, ito yung unang-unang flavor na natry ko kay Macau dahil nung time na yun, favorite ko na talaga si matcha and very recommended siya sa isang Facebook page na sinalihan ko. Ang gusto ko sa kanya ay hindi na overpower ni cream cheese yung lasa ng matcha. Okay lang yung pagkalapot niya para i-mix kay matcha milk tea. And ito naman, para sa akin, medyo matapang din yung lasa ni matcha milk tea. And nung pinatikim ko siya sa mga kasama ko dito sa bahay, medyo nalansan sila sa lasa. Pero para sa akin, masarap siya eh. Sa lahat ng nabanggit ko kanina, siguro siya na yung may pinaka matapang na matcha. Pero hindi pa yun sobrang tapang ah. Iba pa yun sa mga natikman ko talaga na mga milk tea brands na ang tapang ng matcha. Ito, sakto lang, hindi masyado OA yung pag-combine nila ni cream cheese. Hindi sobrang creamy, hindi sobrang milky, hindi nawala yung lasa ni matcha. Pero, sobrang sarap kapag ininom mo na parang nagahalo yung lasa sa bibig mo. Nakatikim na rin ako ng mga matcha milk tea sa iba't ibang stores. Maraming times na rin akong na-disappoint dahil hindi nila masyado hinighlight yung lasa ni matcha. And meron pa nga one time na sobrang tapang hindi ko malasahan si matcha. Wala nang creaminess, hindi mo pa malasahan si matcha. Meron naman, sobrang plain lang na matcha powder lang yung nilagay. Parang hindi na milk tea, parang matcha drink na lang siya. So, kung ngayon nag-iisip-isip ka na baka nga hindi masyado maganda yung quality ng matcha milk tea na nainom mo, masyadong matapang, pwede ka naman kasi pumili talaga nung matcha products dahil merong mga matcha na hinahaluan ng milk para mas umokay yung lasa niya. Example ko na lang is yung matcha ng KitKat. Okay yung lasa niya. Isa pa, yung matcha ng McDonald's, okay din yung lasa niya. Creamy and milky siya. So, yung ibang tao, nakakilala ko na hindi nila masyado gusto yung matcha, na-appreciate nila yung matcha sa mga ganong product. If hindi ka pa rin convinced, that's okay. I'm just sharing my thoughts. You're very free to try any flavors. Also, I love other flavors. It's just that kasama talaga lagi si matcha sa favorite flavors ko ng milk. And that's it guys, my top 5 favorite matcha milk tea brands. If meron kayong ibang matcha milk tea brands na pwedeng i-recommend, just comment down below and baka hindi ko pa siya na-try. I'm very very interested in trying new milk tea brands of matcha flavors. I hope this video helped you na magkaroon pa ng more information about matcha. And of course, if nagustuhan niyo tong video na to, don't forget to hit the like button below. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, don't forget to subscribe to my YouTube channel and ring that bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. See you on my next vlog. Stay safe and take care, guys. Bye!